naranasan niyo na po bang may in love? As in love, na in love. Ang dahil sa pagmamahal ay nakalimutan mo ang lahat, makaya mo ang lahat, maibigay, magawa mo ang lahat. Naranasan niyo na po ba? Sa mga may asawa dito, siguro naman naranasan niyo ito. Parang nababasa ko yung iniisip niyo. Father, noon, oo, parang naranasan ko. Ngayon, parang nagsisisi na ako. Sinabi ko lang po itong tanong na ito sapagkat sa ating ebanghelyo ay inuutosan tayo ng ating Panginoon mula noon hanggang ngayon na mahalin siya. Na mahalin siya ng buong lakas, buong pag-iisip, buong nating pagkatao. Lahat naman tayo dito nagmamahal sa Diyos. Hindi naman tayo magsisimba, magdarasal at tatawag sa Kanya kung hindi tayo nagmamahal sa Kanya. But the question is it whole? Is it solid? Is it undivided? May mga objection. Halimbawa, Father, bakit nga ba ikukumad ng Diyos ang pagmamahal? Hindi nga ba ang pagmamahal ay isang emosyon na natural lamang na dumarating sa buhay ng tao, natural niyang nararamdaman, at hindi dapat inuutos kanino man? Ang punto, sino ba ang nagkukumad? Ako ba? O sinong tao man yan? Di. Kung tao ang nagkukumad, pwede kang magduda. Mali siya. O magkomento. Hindi siya sigurado sa inuutos niya. Pero ang Diyos eh. Ang Diyos na hindi po pwedeng magkamali. Siya ang nag-uutos sa ating lahat. Tanga ba siya para ikuman ito? Kung alam niyang hindi talaga po pwedeng ikuman? Parang nung isang beses, nagmisa ako sa isang baryo, hindi dito. Naglolo ko yung mikropono. Talagang ayaw tumunog. So tinignan ko, naka-on naman. Talagang may problema yung mikropono. Sabi ko dun sa nag-aayos, sound system, may problema yung mic ko. Alam niyo, sabi sa akin, Father, i-on nyo. Ah, i-on ko raw. Tapos pumunta pa, at chinek pa, kung naka-on talaga, sa lublob ko, tanga ba ako? Para sabihin, naglolo ko. Kung hindi ko na-check, na-double-check, na naka-on naman yung mikropono, tanga ba ang Diyos para ikuman niya kung hindi pala may ikukuman talaga? Besides, sa Biblia, ang iba't ibang mga emosyon ay kinukumad ng Panginoon. Halimbawa, sa 1 Peter 1:22, ang sabi doon, love one another. Earnestly, love one another. So dito, kinukumad tayo ng Diyos. Not just to do good things to others. We are being commanded to feel good thing para magmahal sa tao. Earnestly from your heart. Ang sabi halimbawa, sa Romans 12:15, weep with those who weep. Now, I don't think ang gusto ng Panginoon dito, kapag mayroon tayo nakikitang umiiyak, eh, makiiyak na rin tayo kahit ka-plastikan lang. Ang sabi, weep with those who weep. Hindi. Ang sinasabi ng command na ito, empathize. Yung maramdaman mo yung kalagayan nila, yun ang sinasabi sa atin dito. Philippians 4 verse 4, rejoice. I say it again, rejoice. Magalak ka. So ngayon sabihin mo sa akin na hindi ko ni-command ng Diyos ang emosyon sa Biblia. Kino-command niya. Ngayon, huwag mo din naman sabihin hindi mo kaya. Sapagkat kung gugustuhin natin, tayo naman ay tutulungan niya. Hindi ba yun din naman ang sabi niya sa atin? If you love me and obey my word, my Father will love you and we will have our dwelling in you. Tutulungan ka namin. If you will just love me and obey my word. Ito na yung sinasabi ni Saint Paul na hindi na yung lakas natin ang iiral, kundi ang lakas na niya ang sa atin ay iiral upang matuto tayong buong-buo na sa Kanya ay magmahal. Kaugnay ng objection na sinasabi kanina, emosyon. So dapat natural yon. Hintayin mo na lang. Huwag mong hahanapin. Huwag mong pagtatrabahuhan. Eh, kaya hindi talaga natin buong-buong namamahal ang ating Panginoon. Kasi hinihintay natin. Bagamat nandyan na ang lahat ng mga dahilan upang ito'y gawin natin. Kasi nga, di ba, sa paghihintay mo na ma-inlove ka, maghihintay ka rin ng dahilan para ma-inlove ka. For example, ma-inlove ka
sa ka-in-love in love. Sa mabait, sa responsable, sa gwapo, sa maganda, doon ka may in love. Kapatid, kung yan na lang ang objection, ha? Eh, sino pa ba ang mas gaganda sa Diyos? Sino pa ba ang mas gagwapo sa Diyos? Sino pa ba ang mas pabait pa kaysa sa Diyos? Sino pa ba ang mas banal kaysa sa Diyos? Sino ba ang pupwedeng magbigay sa atin ng kaligayahan na kayang ibigay ng Diyos? Kung mag-iisip tayo ng dahilan to fall in love with God, nandiyan eh. Isa pang dahilan kung paano tayo nai-love at kung bakit tayo nagmamahal, kapag tayo rin naman ay minamahal. Hindi lang yung dapat siya'y kamahal-mahal, kundi dapat siya, tayo rin ay minamahal. Ano bang sabi ni St. Paul? Bago pa man tayo magmahal sa Diyos, minahal na niya tayo, samantalang makasalanan tayo. At sasabihin pa sa atin ng ating Panginoon, kung papaanong minamahal ako ng Diyos, gayon din naman minamahal ko kayo. Isipin ninyo yun, hindi ko alam kung nararamdaman niyo yung weight nun eh. Kung papaanong minamahal ng Diyos Ama, ang Diyos Anak, ganun tayo minamahal ng Diyos. Hindi one-third noon, hindi one-fourth noon, ganun-ganun. So, kung iisipin natin, ano ba ang mga dahilan upang tayo natural na lang na ma-inlove sa Diyos, nandiyan na ang lahat ng dahilan. Ibigay na niya at patuloy niyang ibinibigay. So talaga ang problema ay nasa sa atin na lang. Yung iba nga sa atin, hindi pa man nararanasang ma-inlove fully sa Diyos, nagtatampo na eh. Kesyo, Father, may problema ako eh. Kesyo, Father, hindi binigay ng Diyos ang hinihiling ko eh. Talaga bang mahaba na lang ang hair natin? O talagang makapalang ang mukha natin kung bakit ang Diyos pa talaga ang dapat na mag-adjust sa atin? Tandaan po natin mga kapatid na kapag ang Diyos ay nagbibigay ng utos, hindi yun para sa Kanya, kundi para sa atin. Sapagkat, lagi ko itong sinasabi, hindi man magmahal ang lahat ng tao sa buong mundo sa Diyos. Mayroon bang mababawas sa Diyos? Wala. Kahit katiting lang. On the other hand, lahat man ng tao sa buong mundo ay magmahal sa Diyos. Mayroon bang madadagdag sa Diyos? Wala. Yes, kahit katiting lang. Sapagkat, ang Diyos ay perpekto na. Hence, yung utos niya ay hindi para sa Kanya, kundi para sa atin talaga. Kaya inuutos niya sapagkat ito'y para sa kabutihan natin talaga. Eh, natatandaan niyo naman siguro yung Ebanghelyo. Noong nakaraang linggo na sinabi natin na yung babaeng Samaritana bago na-meet si Kristo, meron siyang dalang banga. At sinabi ko sa sermon ko na yung banga ngayon ang gamit ng babae sa pangsalok ng tubig, sa pag-quench ng kanyang physical thirst. Pero nung maranasan niya si Kristo sa kanyang buhay, tubig na nagbibigay buhay, the fount of living water, iniwan na lamang niya ang kanyang banga sapagkat si Kristo ang lahat-lahat na para sa kanya. Si Kristo'y tinanggap niya sa buhay niya at hindi siya nagsisi sa ginawaan niya. Ipinamalita pa niya. Natatandaan niyo rin naman siguro kung papaanong iniwan ng mga alagad ang lahat para kay Kristo. At sa gayon ay wala kayong makikitang sulat sa Biblia pagkatapos noon na nagsisi ang mga alagad sa ginawa nila. Bakit ko ba naiwan yung tatay ko, si Zebedeo? Bakit ko ba naiwan yung post ko bilang isang publikano? Bakit ko ba naiwan yung trabaho ko bilang mangingisda? Eh wala naman pala akong mapapala. Walang ganon, rag. Pupwedeng ang nagsisi lamang ay si Judas. Pero ibang klaseng pagsisisi yun. Ang pagsisisi ni Judas ay yung ipinagpalit pa niya. Yung true treasure sa ilang pirasong pilak lamang na kanyang nakuha. Kaya nga kahit yung mga pilak na yon, hindi naman niya talaga kinuha. Sapagkat nagsisi siya sa ginawa niya. Inasmuch as mas mahalaga yung give up niya. May kilala na ba kayo? O may nabalitaan na ba kayo? Na mga taong nagsisi, matapos nilang isuko ang kanilang buhay, ibigay ang kanilang buhay kay Kristo. Palagay ko ngayon po, pwede pa kayong makakita na mga pare o madre na nagsisisi dahil sa kasalanang nagawa nila, na naging dahilan upang maalis sila sa ministeryo nila,
Pero kailanman, sigurado ako, itaga mo sa bato, wala kang makikitang tao, pare, madre, kahit naghirap yan, kahit napabayaan yan, kahit pinagkaisahan yan, wala kang makikitang taong nag-surrender ng kanyang buhay sa Diyos na pinagsisihan ito ng lubos. Wala. Walang ganon. Sapagkat ipaparamdam ng Diyos sa iyo na sulit na ibinigay mo sa Kanya ang buong-buong buhay, pagmamahal at puso mo. Minsan ay meron akong nabasa sa pagmamahal, maganda yatang mahalin ay pipe. Kasi ang pipe, hindi makapagsasalita, hindi makapagbubunganga, hindi makapagsasabi sa iyo ng mga masasakit na salita dahil meron kang masamang ginawa. Mabuti yata daw na ang mahalin talaga ay bulag sapagkat hindi makikita ang mga kapintasan mo. Mabuti yata na mahalin talaga ng buo ay iyong pilay para hindi ka matakbuhan at iwan. Mabuti yata ang mahalin ng buong buo ay iyong paralisado para hindi ka magantihan, maparusahan sakaling mayroon kang ginawang kabalbalan. Kapatid, ang Diyos ay hindi pipi. Pero hindi mo marinig sa Kanya na isinusumbat niya ang mali mong ginawa. Ang Panginoon natin ay hindi pulag. Kitang-kita niya ang mga mali natin ginagawa at mga gagawin pa. Pero hindi yun ang tinititigan niya. Natitingnan lang niya yung mali natin. Pero ang tinititigan niya, at tulad ang sinabi ko kahapon, ay yung kabutihan natin. Ang Panginoon natin ay hindi pilay, pero hinding-hindi mangyayari na tayo ay Kanyang tatakbuhan at lalong-lalo na iiwan. Tayo nga ang Kanyang nilalapitan sa paglayo natin sa Kanya, sa paghakbang natin palayo sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan, tayo ang lumalayo. Pero sa dinami-dami ng gawin nating hakbang palayo sa Kanya, isang hakbang lang ang gagawin mo, nandun na siya. Kasi sumusunod siya. Ang Diyos ay hindi paralisado. Siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Anytime pwede niya tayong parusahan. Pero hindi niya gagawin yan. So, ano pa ba ang dahilan kung bakit ayaw natin siyang mahalin ng lubusan? Ano pa ba ang ating kinakailangan? Mga kapatid, ito po sana ang ating pag-isipan, ha? Sapagkat sabi ko nga, kung mamahalin natin ang Diyos ng lubusan, hindi natin ito kailanman pagsisisihan. On the other hand, pwedeng magsisipa tayo kapag ang minahal natin ng buong buo ay ang tao. Kasi katulad ng kung minsan sinasabi ninyo, Father, minahal ko ng buong buo. Ibinigay ko sa Kanyang lahat-lahat. Lahat-lahat ng pangunawa, pagmamahal at paglilingkod. Pero niloko pa rin niya ako. Doon ka madidisappoint. Pero sa Diyos, hindi mo maranasan yon. Kaya nga siguro nang siya'y mag-utos na mahal natin siya ng buong buo, eh hindi naman niya sinabi, yung kapwa mo rin, mahalin mo ng buong buo. Kasi siya lamang ang nakakasigurado na kapag minahal natin siya ng buong buo, minahal na niya tayo ng buong buo at mamahalin pa rin niya tayo ng buong buo, hindi siya sigurado. Kapag ang kapwa-tao natin ang minahal natin, eh yun din ang pagmamahal, buo rin ang pagmamahal na ibabalik sa atin. In fact, kahit pa yung taong mahal na mahal tayo, hindi pa rin natin maaasahan eh. Sabi ko nga kanina, dun sa minisahan kong mga kamag-anak nung namatay na first year na ng kamatayan, eh nung mamamatay si Elsie, hindi naman yung pwedeng sabihin ng bukal na bukal sa loob nyo, sasamahan kita, sasamahan kita. Kasi kung makapag-iisip ka, ay, wag muna. Hindi eh. Kahit ang taong pinakamamahal natin, hindi tayo masasamahan pag pinikit natin ang ating mga mata sa oras ng ating kamatayan.
Sino ang sasama sa atin? Ang Diyos lang. Kaya ngayon na sinasabi sa ating unang pagbasa, hindi ko na idedepende sa tao, sa chariots, sa horses, sa material na bagay o material na kapangyarihan ang buhay ko, kundi sa iyo lang. Sapagkat ang Diyos lamang talaga ang karapat-dapat na mahalin natin ng buo at lubusan. Ito sana ang ating pag-isipan at simulan nating unti-unti mahalin siya ng lubusan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, itong pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro. Wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin, di ba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang Kanyang sagot. At sinabi niya, malapit ka ng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon.